Each day, every day, current events and issues concern you. You may see them in many ways, but this is the way we see it. Every Saturday from 9 to 10:30 in the morning with Attorney Dato Michael Omastura. We'll be talking about only here on 107.3 MHz Magnet FM. The way we see it. Time check, it's ready 9 a.m. in the morning, and good morning, good morning! Welcome po sa programang The Way We See It. And yes, tamahan niyo po ang aming host, Attorney Michael Mastura, mula sa oras na ito hanggang alas 10:30 ng umaga. So yes, kung gusto niyo po ng mas maraming kaalaman at katotohanan, tumutok po sa The Way We See It, only here at 107.3 Magnet FM. So without further ado, our host, Attorney Dato Michael Mastura. Magandang umaga po sa inyong lahat, Sultan Kudarat Municipality, Province of Sultan Kudarat, Cotabato City, the provinces of Barm, Mindanao, Visayas at Luzon. I also greet our listeners and yung taga-subaybay sa apps natin na makikita tayo sa Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua. Dua kasama na po dyan ang prayer. Ngayong umaga, ang ating tema ay experience, no? The experience in politics and moral order. Bakit kaya yun ang titulo ng ating talakayan ngayong umaga sa The Way We See It? Kasi ang programa natin is The Way We See It. Ito po ang inyong host, si Attorney Michael Mastura. Ang tema naman, yung theme or topic, iniiba natin every Saturday. Pero ang pamagat ng ating programa ay The Way We See It, dahil kung meron kayong kaibahan na opinion, maaari po kayong mag-express sa mga number namin dito sa DXMM 107.3 MHz FM. Ito ay Magnet FM. You can text us sa reaction. Ginagamit din namin yung mother tongue, maaring Maguindanao or maaring Maranao or Iranon at Tagalog naman para maintindihan ng hindi Muslim. Tausug, I can understand Tausug, hindi ako masyado makapagsalita. Anyway, so bakit kaya ito ang tema natin? Kasi naka-experience tayo ng politiko, no? Na sa pamamagitan ng participation sa tinatawag na right of suffrage. Kasi educational na rin itong programa na ito, kaya ini-explain natin yung background ng ating mga kuro-kuro dito or pinag-uusapan na informasyon o kaya reportage. So itong experience natin sa politiko ay yung participation sa election as bilang butante o kaya bilang kandidato, umpisa sa itaas, sa presidente, vice president, senators, then yung party list, down to governor, provincial governor, vice governor, board members, mayors. Ito, inuulit lang ito sa pamamagitan ng makita natin dyan yung istruktura ng presidential system na government. Ang election po ay every 6 years for president, meron tayong midterm election. Midterm means after 3 years, kasi magpapalitan yung 24 senators. Bali ngayon, in-elect natin 12 senators. Next 3 years, babalikan natin yung mga senadores. Then
12 more senators naman papalit. Bakit kaya ganun ang nangyari sa constitution? Dahil ang idea diyan para hindi mawalaan ng membership sa Senado na who are incumbent. Susira nanto a 24 senador na sa pulong gudwa na masama ndo kasambianin to uman teluraguna din ka Jambi uge de 6 years to kanirang term, no? So yan ang pag-ayos diyan sa constitution. Yung presidente naman walang re-election, dati-dati kasi paganay na 4 years with re-election, another 4 years, total niya ay 8 years. Diyan, ini-explain ko lang, pinapakita ko yung history ng ating legislatura at saka yung presidential system natin. Now, ang mahalaga na matutuhan natin ngayon umaga kasi ang proklamasyon ng presidente ay ginagawa ng members of Congress. Congress is composed of the Senate and the House of Representatives. Yan nakita natin sa TV, na sa radio, napakinggan natin yung proclamation pagkatapos ng bilangan na yung certificate na galing sa mga probinsya. Sa pamamagitan ng quick count, kasi automated na tayo, nabilang na, naproklama na si President Bongbong, so kaya tinatawag dati presumptive lang. He is presumed winner. Kaya ngayon, kaya naproclaim na sila dalawa ni Vice President-elect Sara Duterte, President-elect Bongbong Marcos, Vice President-elect Sara Duterte. Pag nakaswer na sila sa oath of office, pag sila ay nanumpa na, no, sa constitution, sila ay magiging talagang mauna ata yan vice presidente si Sara, pero yung turnover kasi ng presidency will be, the term of the president will end on June 30 ng taon na ito. Mag-swear in siya, ma-inaugurated yung bagong presidente, aalis na po si President Rodrigo Duterte. Yun ang successional line. Meron sana magiging crisis. Pwede sama na, adun na manggula di makataros upama ka sa Supreme Court tano, niya na-explain tano, nakapayag tano dun. Nagibanding tano sa kano isang to sapto, yung isang Saturday na program natin, ito'y tinukoy natin na maaaring mayroong kasi petition na TRO or tinatawag na temporary restraining order, maaaring mahinto, mabilang na nga pero hindi siya sila ma-proclaim, pero sa tension na yon, nawala, naproklama na sila dalawa. So, kaya itong ginagawa ngayon ng President-elect Ferdinand Marcos Jr. ay nag-nombrar siya, nomination ng kanyang kabinete, yung mga secretaries, all the president's men. So, una niyang ginawa na nomination ay yung sa administrative kumbaga staff niya doon or cabinet niya sa pagbuo ng administrasyon niya. Kaya unang-una yung Secretary of Justice, si former, still Congressman Remulla of Cavite. Then, nominato na rin yung kanyang spokesman ngayon, bago na lang niya nominated na special assistant si Rodriguez, yung communications officer niya ay presidential, sa presidential commission ay si Angeles, isang babae, Trixie Angeles.
And yun naman, ano pa doon sa executive office, yung executive secretary ay congressman na rin ito, si former or still congressman Lagdameo. Now, of Davao. Itong week na ito, yung tinatawag na economic team niya ay nombrado na rin. Inipagamonin din sa mga antenny, mga sekretary nin siya, kano ka pumanager sa economy, sa kapagdalaguin o kurta ng gobyerno, sa kapag-kulek sa buwis. Kagina, di makatalago yung gobyerno da buwisin. Da kasulinanin sa mito. So, niya ba, pati yan, na yan nakaliw dumunom na si su labor secretary Lagisma, and then yung NEDA, si dati din na NEDA ito si Balisakan, then we have also napunta si Honorable Jokno sa from Central Bank, napunta si Jokno doon sa dati niyang pwesto as finance secretary, then napunta yung si Medalias from UP yan. Ito mga economists, no? Galing sa mga universities. Pero nasubok na po sila sa kanilang katayuan, capability, ano ang makakaya nila sa pamamagitan ng administrasyon ng kanilang department. Si Ben Abalos sa DILG, dati na rin yang veterano na rin yan. So, ang question dyan ay, mga recycled lang ito na secretary. O kaya, walang masyadong bagong mukha. Nakajimburbuna na naandang din ang mga secretary. Kagi na mambu, niya ba so, makamana-mana so managers din. Di kina mga politician ni kadaklanon. So, ugaid na ito ba a question na nakachimbor apiaso siya pun sa partido, di kina na talangad sinumuport sarkanin na kinuanin. Di ba in-explanation ni Senator Jaime Marcos, tinatawag na team of rivals. Ito ay sa pamagitan ng konsultasyon sa history, yung karanasan na efektibo, yung karanasan na historical narrative na that works, no? In the era of Lincoln, si Abraham Lincoln, president ng United States, after the Civil War, kasi during the Lincoln presidency, nagkaroon sila ng Civil War about slavery. Ito yung the North versus the South, no? And after the war, yung maging presidente si Lincoln, na elected siya, he touched base, he extended his hand doon sa nakalaban niya, yung mga separatist, yung secessionist southern states, no? May nilagay siya, kaya tawag dito team of rivals. They were rivals before. Now, bakit kaya ganito ang explanation ng mga Marcos family, si Bongbong at saka kanyang kapatid na si Amy, ito na yun, tinatawag nila na itutuloy nila yung unity team. Inabot nila yung katunggali nila, hindi maaaring ma-appointed kasi kung ikaw ay tumakbo,
hindi ka maaring i-appoint 1 year until after isang taon pa ang lilipas bago ka ma-appointed sa pwesto. So ang tawag nila dyan ay team of rivals. For it's a signal for continuity. Ang ibig sabihin, yung magagandang programa ng Duterte administration o kaya yung magagandang programa na hindi natuloy dahil sa COVID, matindi na COVID. Kasi under the Duterte administration, maganda talaga na, or even in the time of President Aquino, si Noynoy, na kita natin na lumago, nag-grow yung ating ekonomiya, no? Hindi naghihirap yung mga tao, kaya malusog yung market natin, yung ekonomiya. Ngayon, yung mga secretaries na subok na, yun ang nilagay niya, tinalaga niya na bilang kalihim or secretary. Niyaba sa mga andang bun, supod, adumbumbagurun, mga secretary nailayan sa katagal. Nduso, niya ang mga secretary na di kena sa kapartido bu. Siya sa Lakas, isa siya sa PDP Laban, isa siya sa federal. Pero siyang dua ka ni Sara Duterte na yanirang kalina na yamele bu na namba pagkakaisa. Kanira nanto magkakaisa tayo. Okay. Ngayon, sa aking paningin, suraki nung nakilay, no? As when I was teaching constitutional law, pag umabot na ako dyan sa executive department, Article 7, ang ini-emphasize ko dyan ay yung Section 5. Ano yung Article 7, Section 5 sa executive department? Hindi ko inuuna yung poder. Yung powers like martial law, commander-in-chief, etc. Ang inuuna ko talaga, yako ibagunag ed na so oath of office so presidente. So kapadsapan no presidente. Malaking bagay kasi yung pag oath-taking ng presidente, swearing into office. Kaya yung inauguration, ang main celebration dan ay yung pag-itaas ng kanyang kamay, nandiyan yung Chief Justice or sino mang mag-administer ng oath niya. Now, babasahin natin, bagamat nandiyan din sa aking during the break, maipakita natin saan na yung kodigo ko kasi importante masyado ito. Sa aking pagturo, dito mo makita yung pagkatao ng presidente at saka yung kanyang tungkulin sa pagka-presidente. So, ang ano dito is, I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as president, ganun din sa vice president, of the Philippines. Preserve and defend its constitution. Execute its laws. Do justice to every man. And consecrate myself to the service of the nation. Even during martial law, si President Ferdinand Marcos Sr., kasi yung first term niya, he was sworn in as president. Maganda yung takbo ng Pilipinas. Yun lang sa second term niya, doon naka-declare ng martial law. During the campaign, natatakot ang mga tao na babalik yun. Yung first four years niya, nakakalimutan na maganda yung performance niya. Ang na tinutukoy lang during the campaign was the brutal years na second term niya. But tingnan natin itong
itong oath na ito, makikita natin dyan, ang dinidefend ay yung constitution. Sino man ang maglaban, may history ito, bakit constitution ang umiilag. Nukun niya kaya mapuro na sa constitution, and then, niya din i- importante gidebner na niya balay na niya ito ang pinaka-importante, do justice to every man. Yan yung philosophy behind the presidency, no? Do justice to every man, and then consecrate myself to the service of the nation, servisyo sa bayan, sa nasud kung Bisaya pa. Now the fact that you have to do justice to every man is the moral order that you want to set up as president. Kaya I saw yung church, Catholic Church, nagpaabot sila ngayon ng reconciliatory statement. Ang kanilang statement ay kasi moral choice yung kanilang kampanya noon, moral choice. Ngayon, ang pinapaabot naman nila ay cooperation, principled cooperation. In the course of time, therefore, masilip natin ano ba ang moral order. In the same way that masilip natin ang katayuan ng social order. Matahimik ba? O kaya, ngayon, after this swearing of oath into office, ang makita natin dyan ay yung mga secretary na rin, magsiswear sila sa office, then meron na naman bagong congressional check. Yung commissioner appointment ay i-review nila yung mga appointees na yan. Yan mga nominated secretaries, marireview ng Congress na meron siyang committee or commission na tinatawag commission on appointment. At saka i-review nila yan kung pwede. Doon naman, yung mamamayan, pwede naman mag-object kung meron silang objection doon sa nominee ng presidente. So far, the reaction sa itong first and second week, no, after the proclamation, maganda the business men and women, business sector in Makati and the metropolis financial center of the Philippines. Maganda ang mapeke na talima niya sa niya mga tawa niya in a point. These are all the president's men or and women too, no? Although isa lang ang woman, dalawa si Toots Ople, yung sa labor migrant workers, no? Si Ople, anak ni dating senador Ople, no? Na diyan din siya sa labor under the old Marcos. So we have a team, and ito namang niyaba ipagiling tanong mo sa guna na niyaba iniinitsapan ni Rananan na kanggay sa nisisita na su katuwiran, adila, no? So, justice na makanggay ninser kita, no? So, upama arun mga tuntot na mapakay at tambadan, inamba presidente at tanunay na bago to do justice to every man. Niyabi ba sigadaan ko gaysa. Na, at an explanation naman ng bakit umiiral yung constitution? Kagina kinumbal, kagina kinapi. Kopya lang natin itong provisions na ito sa executive department sa constitution ng Amerika, ng Estados Unidos. So, yung mag-revolution yung mga colonies against Britain, against the United Kingdom. Nag-revolution sila. Pag-revolution nila, ay nakasarili silang independente ang United States of America. Question noon, ano yung monarchy? Wala tayong
hari, wala tayong queen. So ano kaya ang ikapalit ng queen or yung tinatawag na head of the state? Kaya hindi, ayaw nila yung monarchical government. So, na formulated nila ito, ito na na-copy na rin nila sa mga American Indians, yung Federation, Confederation. So, gumawa sila ng constitution. Kaya ang constitution ay ang substitute sa crown. Yung crown, corona ng simbolo ng monarchy, ang simbolo dito sa presidential system natin or the United States federal states ay yung constitution. Kaya you swear to the constitution, you do not swear allegiance to the monarchy or to the queen or king, unlike in England or in Northern Ireland. So itong sitwasyon na ito ay base sa pag-execute mo ng laws, na rule of law, na tanging meron regulasyon and law, kasi yun na nga, hindi makatayo ang gobyerno pag threatened by revolution, continued revolution or rebellion, or gaya ng civil war na separatist after the Americans won their independence, nagkaroon na rin sila na matindi ng civil war. So kung patuloy na patuloy yung problema na yan, hindi makatayo yung government. So yan ang maasahan natin. Kaya ako, I believe in this oath of office to do justice to every man. No? As a lawyer as well as somebody who believes in the rule of law. Mas larong ba si naka pamando ko, upamapagtarimano, pamando ko sa kano, sa kaginadinugid, kasabutan ni kapong gobyerno siya sa, na iugaling tanong amendment siya sa second segment, sa nginamba, ngini implication, ngini kapantigin siya sa arkitano niya sa BARM, papadindig sa parliamentary system of government, adik na presidential system, mana nakadyalyo din sa maya, kapag ganahin na regional government siya sa ARM, na yanin model na presidential system. Tumpuan to sa gobernadora, mana presidente, then sa assembly, mana congress. Sa maya, na sambianin ng parliament, cabinet, namba cabinet na nominated, namba i- panggobyerno. Hindi ka na so chief minister mo. Kailangan mo ito sa kanina gobyerno, kanina sa kanini kunutan. Walang pangulo. Da presidente ni, we chief minister. Kanina mga minister si pagdalagoy sa gobyerno. Okay, na amayamihin ito na ilenta no upaka jaluswabong benyaba. Pardon my shifting to Maguindanao para maintindihan na rin dito sa amin, dito sa BARM, itong aking programa na ito. Okay, nakakalimutan ko asli, yung sa government natin, tatlo man yan, no? Yung presidente, yung Congress, yung Korte Suprema or the justice system. Pangapat dyan, the fourth state sa France, ito naman kinuha after the revolution, yung press, tinatawag na press. Dati kasi print lang. Walang radio, walang television, walang apps or social media, itong mga bagong Facebook and so on, wala yan. So press, kasi imprenta, no? Very powerful yung press kasi pang-apat yan. Siya ang laging watchdog. Kaya tayo dito sa istasyon natin, we are one of the members of the press. I want to congratulate and give greeting dyan sa Cagayan de Oro na nagsiselebrate na yung press freedom. Bakit kaya binanggit ko ngayon ang pang-apat na poste ng ating gobyerno, yung Dukan to press. Kagina, samananan na
panilatilanda na, padana na mga journalists, mga reporters, mga commentators si Bombong, mga mapiyai na pamili ni nanan mga nominees, mga sekretary. Ugaid na su first press conferencing na pinamili ni Bu, itulutiman, su GMA, su Net 25, do su, ingin pa na to, sa timan, su kanibolo yan, sa SMN. So, sabi nila, na-restricted. Na, explainin ko muna. Kaginesa sa Malacanang Palace, na adun tinatawag na press corps ng Malacanang. Signal na po si Aslima na 30 minutes na, so magkaroon tayo ng break. So we will have a break. This is the way we see it, DXMM. So mag-break tayo, Aslima. So ayon, it's already 9:31 in the morning. At sa mga gusto pong magtanong, pwede po kayo mag-text sa aming text line 0967-0027-549. Ulitin ko po, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong magtanong sa aming text line 0967-0027-549. Or pwede rin po kayong mag-comment sa aming live. Live na live po si Sir Mike. Hanapin niyo po ang aming page, DXMM 107.3 Magnet FM. So yon, magbabalik po ang programang The Way We See It only here at 107.3 Magnet FM, asan ang radyo mo. So stay tuned. Yes, it's already 9:34 in the morning and magpapatuloy po tayo sa programang The Way We See It only here at 107.3 Magnet FM. Go back to you, sir. Sige, sir. Sige po tayo. Assalamualaikum again. Good morning again and again and again. I hope you're enjoying your time this
weekend. Meron kaming mga activity dito sa campus namin. Yung inallow namin yung parang bagang graduation ng yung mga tao kahit hindi pa full face-to-face yung aming campus with limited assembly and then yung mga parents at saka bata at meron namang social distance, meron namang continued protocols. Well, yes, we are still COVID time. So, makinig tayo sa balita na tayo ang pinaka-lowest sa COVID dito sa BARM. So, sana magpaturok na kayo. Yung hindi pa naka-vaccinate, hindi pa vaccinated, dapat ma-vaccinated na, lalo na yung mga estudyante, para kayo'y pwede nang bumalik face-to-face sa campus. So, maybe in August, baka maaring bumalik na tayo dito sa campus. Okay, babalik tayo dito sa ating tema na the experience of politics. Naka-experienciado yung millennials, yung kasi ito Facebook and other platforms. Masyadong nagamit itong election na ito. Yung bloggers, naging controversial na yung social media kasi yung mga fake news. So sana may aral tayo dyan sa fake news na yan. Alam ko, maraming accounts na fake na rin. yung isang tao gumawa ng, o grupo gumawa ng maraming accounts, Facebook, yun ginagamit paninira, no? Nanalo na rin kahit sinisira yun yung Marcos Sara team, Unity team. Tingnan ninyo ang laki, 31 million, no? Parang unexplainable ito. Ito lang ang pangatlo na presidente. The first was President Quezon, kasi siyempre, the first president yun ng Republika. Na naging ganyan. Si Magsaysay, majority rin. In-explain natin dito sa programa nito anong plurality of votes at saka majority votes. I'm trying to explain this doon sa mga estudyante natin, lalo sa college. Kasi even sa elementary, yung mga new secretaries, you have to memorize that tinatanong ng dito sa Araling Panlipunan. So ito, sa Araling Panlipunan, itong lahat din i-discuss natin dito sa Twwsi na programa, yan, marami kayong matutuhan dito. Now, nakita natin ang proseso ng election hanggang yung na-declared na yung winner, meron na ding proklamasyon na sino nanalo, na maaring ready na sila sa pag-assume ng office, ang bagong gobyerno ay pinapatayo na. Okay, babalikan natin yung oath of office. Binasa ko kanina na pwede ba yan natin may isalin? Nginamba, adun benan siya sa kita, siya sa Islam, siya sa mga Muslim, nginan, di ka na marati ka japa, at ako kapadya sa faith, ano. Inan, mag-ijambe ng kanu kajapan to. Ano nang turido na kapadya sa faith. At ako, so kapadindago isa leader basi na ruta no bamele. So kapadindago isa leader na siya sa agama Islam, na so mga studs mo na may matawasan niya. Okay, da, ano nang to, dinugig kagaga, ikap zapating ka numadakal ataw na nambay patarunan na bayya. Ano? Bayya. Al-mubayya. So, tawon to pagenggan sa bayya. Sarig. Na tubay pagjapanan to na saka i-leader inumbala namin niya kanu timpun no Rasulullah pan. No? So, Muhammad
Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na so mga tao aminunot sar kanin. Iniganat kanu si Adisamaka na minangid sila na hijra siran ro sa Madina. So nang nunduso na na yung pananiya na talabok no money ran to sa Madina aminunot kanu Rasul na mimbaya mana sumid sapa oath of allegiance sa English yanin mana na inunutiran so sarigiran yaniran leader yaniran konuta namba atiullah wa atiur rasul kanu rasulullah then niadin saguna sar kita no na makatundog din ira ka centuries so pat akalif na namba ulil amr. Siya sa English, pamanidun tanu maginda na ulil amr, Arabic, so kano mga ustaji matosan niya, ulil amr na kapadambada. Kapadambada sa kapalut. Nambay mananin. Kapalut, so kapadambada to, so leader nito, so pagunutan to, mga followers, kanu leader nito. Na, namba i, kapalutani nanto na mabagra kapupaluta. Siya sa English, the tie that binds. No? siya sa kapagkukum, isa siya sa mga riduan niya pagsasapay, na salakawinan kapagsapa. Nan na yat ipambaduan sa nan na manabun siya sa kagukum na nambay al-yamin. Nambay may japa ka. Na, niya kinajapa ni Giraw, ndo si Giraw, may kapagkukum siran na nambay i panggamitan na al-yamin. May ito po na may ka sakita no, na pagsasapay tanong siya sa hadapan na pamakadi na yapagunutan ng al-yamin. Isa subobay mama ipatendo amaya bicina na may dua katao at istigo na may japa ka sa nilin ka isa dan kamile na nanambar al-yaminin di kanan to bayan to. Okay. Now, siya sa konstitusyon na nila na tubay bayan to na su konstitusyon kan tubay di kanan bayan loyalty to the constitution no? Na yanin ko kita bun na siabun suramig sa namba yamin. Kagina pledge. Nan sa constitution na nan, na hindi kami ugtapa, kadi ka paginugot, kagina kapatsapa man yan, nambay moral order, nambay pakaukitanan sa morality, mamba sa moral governance na right or wrong. makoma sa taman sa Yomul Kiyama, Rusa Muriagay, na ipitsapan ng ka. Na, ito ba, basi i kasabot sa niya ba, niya sa secular law, constitution, na, so, mga rebelde, leaders, may di kami pitsapan sa constitution, na di ka makakuha sa sukay. Kagina, yani manana dinin kay Jacob su ginawan karusa rule of the constitution so rule of law so order yamana na order na natimuan sa kagugud su tao di kang giginawa i di pakatren su tao da pisin da katahimikanin da kalilinta din amika da ordering da way katarman ko si mayuran to sa San Sopia tinawagan sa kanina media mayor ngini kumusta ang peace and order dyan sinagot niya meron maraming fish dito maraming isda pero walang order.
iniukitin sa sablaw. Okay na, yata nun yung pambitarya na peace and order. Nun yung peace process niya, kaya ako bugakin na, oh, mabiolate ang peace process, pero walang order naman. Nadadala ang mga tanki dito, 12 tanki dito sa atin sa Sultan Kudarat. Bagamat ganun, meron pa rin ng babato. Na adam pa mo naman ang sama na napatsamok, panimbak, di kapupusan sa eleksyon na niya, Naples. Nasama na, kriminal ka no dun. Ano mang gula, madjangur huwa, mabilanggo ka no. Makasambi, ibilangguan. Kakana dun niya kapag eleksyon, no? So, sinabanan, itanaba, adun ukitin, kitab bun. Mito, umba, kitab, siya sa court, makagukum, namba, midjalimbuta, ngin, na makuhi, masot bun na kukuman. So, trenanta no, bagpunong-punanan na arin mga tao apadsamok, kagi na sigurado ako, pangilay ka no sa pamasa sa namba, dagangan, na adam bun mamasa ron. So, siya sar kita, katigan. So, paisaganta no, kap-discuss na no niya, sa guna mapita na natalipulo ako sa maya, kagi na so, mga co-guest ko, na gabisi siran sa activity na niya siya sa campus adin mga pakaragyan na mi siya sa Iskia College campus serta ko din sama ya sa migolado mo na mi iskwila tanu niya di kinainya propaganda ugeda kapod bun siya ba sa kapo ukit sa education na niya siya sa media press no we are discussing the yung katayuan ng press o ano bang bakit may press meron media sa so hindi social media lang yung real mainstream press or media babaguan yan nakasign kami sa memorandum of agreement a contract sa Davao Sur State College na minapiliate sa Rakita Nunia franchise siya sa Niaba istasyon Niaba sa kanu franchise tano siya sa Niaba istasyon so migadakul din sa man so mga base ng timan din ni nagapiliate sa Rakita no na niya nalinya nami na news bun i kina kontrato tano kagina agricultural college siran na kolad mo naman sa maya, so programa siya sa information. So farmers, makikinig sa kapangangawid. Kagina agriculture sector, i-trust mo na kinagkampanya ng mga presidential candidates na tambuanan agriculture na secretary na kampimpianan, kagina yung kambitiara sa man. Siya sa press, siya sa media, kapag interview ka ni Bongbong Marcos na rice importation o maawa din ni rice importation, kagina iyanin pa kasa na nadaro sa kina-interview yun, napasad so kina-proclaim sir kanin na ibabanin so presyo na bagas. So nginan magagani nina ni makababai presyo na bagas na di tanu din maka-importation sa maka-import maka pamasa siya sa liu pamasa siya sa mga Indonesia isa siya sa Thailand isa siya sa Vietnam kanambe dukun kasi ran napakabaloy siya na tanto pangangawid siya sa palay ndu bagas. Sa mito na kina-interview pan sa niya si Bongbong Marcos, kena ko inaibid sila sa Lazar kanin, gweda, kagina part sa history yanan, history system, inginan, revisionist history na, no, benerin na history. Why, timpo ni Marcos, matua, si Apo Marcos, Ferdinand Senior, na di kena tanubag import sa rice. Kita nupa ni pag-export sa rice. No sabab,
nakatindag inamba International Rice Research Institute sa UP, University of the Philippines, Los Baños. San sa Los Baños, Laguna, Los Baños, na adin san tinimuniran sulangon ng mga uni, sulangon ng mga palay. Siya sa Pilipinas, nuso kinaimporta sa mga palay na inis-experimentuhan niran, adin experiment niran, sa niya, tumbuanan, pagani, adin kakinig tanong maya, Masagana 99. Yanin man na, nakasyopulong kusyobo agay, kagina, palay niyan, na adin lang ito pagani, kuma na, patulan, sa pakumapan sa numulan. Yako kapangilaya, kagina siya sa, siya tampar sa Sultan Kudarat, ito binabanggit ko itong mga rice kasi nabanggit ito yung isang issue ngayon na pag interview kay Bombong ay ibaba niya yung presyo ng bigas at saka nabanggit na sana hindi na tayo mag-import kundi tulungan natin yung production ng rice. So dito sa amin, dito sa atin, dito sa Pulangi, ito Rio Grande de Mindanao, siya sa Katituan, siya sa lower na panatan na adun man paganay kay ginaya no problema san na kadalam ha yung seasonal flooding pero yung mga Maguindanao nakakuha sila ng binhi ng palay galing sa neighboring Celebes Makassar ang tinatawag doon yun nga Makassar na palay na ano yung Makassar na palay sumadidua ko pa nagtadmaan ko niya saan sa katituan naka pamula kami munsan naka pangangawin kami munsan siya malukas na tuba a palay na malundo yani manana so ngimpananay ni pagtawag sa Suragamyanin yung stock niya masyadong mataas kahit mag-flood nandiyan pa rin yung palay. Ang opposite diyan yung dyan sa Los Baños ay yung meron rice naman opposite masyado siyang maikli pero meron siyang pointed na hindi makadapo yung maya, yung mga ibon na or ano-ano man dyan nakakain sa palay, no? So, you see, these were the experiments that were made in Los Baños. Siguro, dapat may sauli natin yung Makassar na rice dito, yung very long stalk, suragamyani na maldo. Kanto may pamula, may katimpo na barat, samaya niya, na kadalam. Pagkagagayin to, yanimbuk yung pananiya katilan inamba na kagina mogutagay kena mga gan kena man sa Masagana nan niya mga bago niya pale kapurubangon na mga gangged i kapadsaputon mga gani kapagaganirun bakit napunta tayo sa development kasi noong kampanya tinutukoy yan, walang development dito. Eh, paano tayo magka-develop ng ganyan? Dab pa mula. Apyaso manok, dadang pang gumanok, kagin na moma na sundaro, na layugan ba na manok? Moma no, panjihad, mantapadabad timba ka, na may ingay pa sa mga ngudan niya, kuha na niya, mga manok niya, kung gusto yan makakan. So, you see, war has its benefits as well as very, very bad effects. So, kaya, sana, from gera, in fact, mayroong article sa komo nag-participate na ang MILF sa UBJP, pamamagitan ng UBJP. Sana, dyan matungo sa regulasyon sangayon sa eleksyon. Hindi maaring yung gawa sa revolutionary setting kapag gera, kapag struggle, armed struggle,
na-eaten siya sa barmanan. Nambay nakag-cage na new BJP na Nate, kagi na command. Manta para, din command mo din. Na, ampun. Si Haji Murad na sinmugo as chief of the BIAP, Bangsamoro Islamic Army, na violation sa constitution yun. Kadi pa kamong very, very violative siya sa election law, armed struggle na ipagsaratanan ka sa eleksyon. Kadi di kapakainan, manainan igendo lana. Di maka jalumbuka. Kagi na violation constitutional right, violation na namba, di kena adila, di kena da justice in. Kagi na, yabon mambo makataba, hindi pang gamit sa guman, hindi pang gamit sa armas, hindi pamagis sa force. Di kena ito, so na-discuss na nun ito, anay po sa niya, consent of the govern. So, kapadzugo to panggubirnuan, so pandatuan, upama, ninisugutin, so ginawanin, namba, bayanan, tumbo inisapar ko, ame ka umpungan ipimbiteran. Nanya, ame ka umpungan mitas tano sa bayya. Kagi na, yaning kasanguran na fit na. Nadi ka na yakapan taga jihad na para makafit na. Ando kalamig ka, di gasuro. May tubo ni dakwa. Di mapakay dakwa, yaning kasanguran na fit na. Nantuman na ng gula, kinagkampanya nito, na matarima no, minggula sa Ntuba, yanin din pagsupakan. Kena kami pagsupak sa umpungan, okay na, may kaya isugo na umpungan, di mambo paka tito, ay nadabayaro, di ito makagapya. Natambuan ng mbalinganan ko, di makajamrok, magkata, i-amer, Amiril Mujahidin na iunot sa siya sa kapanggubirno na Barm. Maka umbalta no sa ribo, ang karibo. Ha? Kagina, yanin majangur saman na su chief minister, kagina di kena sa kanin Amir, kahi is the, he's a politician, na di rin sa dili na isa matsugat at katilatilan, di maripungat, at kagobyerno eh. Di gahati ginawanin. Hmm? Api kaadunan na pamagulutan so tatagapuda. May tubun, makaunot sa kaning kano pangitaban sa Pilipinas. Kagi na, yay pong gobyerno tano, nakna moral ordinance of the Quran, isa hadith, ka, yay pong gobyerno na secular law, inumbala na Congress, mga kitaban. Na may tuwa sa kinapang-appoint sa mga teacher niya ni during election. Da makalakay sa abogado no umpungan da isa abogado ng UBJP na samanan lang appoint nakabulog then violation din ito na omnibus election code. Wadun pile sa case may tuwa na di ito mapanas kagi na kinanggula ron na during election. Okay, na samba makatito i namba patarong ko niya rule of law. Di makachimbo. Tumbon to, tiko, di no bagita mambo i central committee na siya no bagitan sa BARM. Di makajaro makatainan. Di maka makasyud. So, may ito ba? Na, samayanin kang gula na may ito ba sa mob rule nito? It's a rule of gangsters. Huh? So, yanin ka akira na manaso communist siyabon sa kinatimpo ni Mao Zedong, uyata nung bitiran ni revolutionary setting, na may gang of four. Na may gang of five nan kunutan na mga MILF leaders sa Barm.
mabaloy a gang. Di ka na mabaloy a leader. Kagi na, ma-check-inan. There is a check and balance. So, the media is part of that. 10 o'clock nun, na may ito, na marumisesta na muna, maging, ano ito, break na naman. So, as the time for break, this is the way we see it. DXMM 107.3. Magnet FM. So, ayan, time check. It's already 10 a.m. in the morning. We will ride back after the short break and stay tuned. Ay talagang maayos, no? Tingnan ninyo ang nangyari. Yung bang pag-appoint, kasi balikan natin, uulitin natin yung organization of the new administration, pagbuo sa secretaries, cabinet. Yung BARM, maaring magbuo din ng bagong ministries kung yung reappointment extension na ito ng BARM, meron mga new membership ng assembly, yung parliament, maaring manibago tayo na yung pala, pwedeng alisin yung minister,
mapalitan ng ibang ministro naman. Dahil yan ang nature ng pag-appoint sa cabinet. Eh, lalo na sa parliamentary system. Maaring yung even the membership of the parliament ay dito sa barm ay mapalitan. So, this is a very important aspect of learning. Ito ay maaring mga lessons learned. Tinatawag na hindi ito academic. Hindi ito pang-eskwela lang. Hindi ito pang aral sa political science or sociology or anthropology or para makakuha ng degree sa college, kundi talagang tunay na the practice of governance, no? Pagtakpo, how government is run, is what is governance. E diyan, ang measurement diyan, meron moral background, pero ang good governance is about transparency. Yung nakikita, kung baga salamin, makita mo. And accountability, yung nilalagay sa pwesto, kailangan kung maganda ang pagtakbo niya, okay, that is his merit. Kung masama naman, maaring maalis siya sa pwesto kasi accountable siya, may responsibility siya. So in the order of things, good governance means transparency, accountability, hindi yung tago-tago, no? Oh. And then, ilagay natin na ultimately yung efficiency. So sana malagay dyan sa na nabanggit ko na ito noon, the center, yung heart ng pagtakbo ng barm ay dyan sa executive department. Sana yung senior minister, kung senior minister man, but it need not be a senior. Meron bureaucracy na of cabinets, undersecretaries, na magagaling na sila ang magpatakwo, pero subject to the approval of the minister or the head of the cabinet. So here, I want to invoke, ano bang implication? Pangatlo na natin ito, no? Ano bang implication ng pagpanalo ni Bongbong Marcos? Nakita natin sa mga periodiko at saka dyan sa mga Facebook and yung all the media, press, ay yun, kinatakutan pa rin yung kasaysayan sa martial law. Kaya naubos yung mga libro na sinulat about anti-Marcos or the Marcos years of governor. Isang araw, sisilipin natin yung history talaga ng martial law, history ng period, historical period, yung transition government, para maintindihan din natin. Gutano kay Limambo. Now, yakong balinganan sa gunama pita, kaginahan nalabiti, panundang kasi Marcos inakataban, dikna si Isko, apakasa si Pechuporten, isa na si Lene, aminangay saan sa darapanan, na panundan kagina si Marcos, na, yata no, pakapake doon man, maya, tumbo su election, na tinulungan kumbalingan, so, substitute bill i Senator Marcos. Kanu to sinadurpan si Marcos kanu kap gumbal sa number ball. Kagina sa meto nakapasag kami din sa CAB, comprehensive agreement, na yanin man na makaroon sa Congress kang guma implement so unto ba CAB unto comprehensive agreement. Nawa sumoa AD na mimbalingan kami manegotiate na ya natimuanin na
Namba Comprehensive Agreement CAB o Bangsamoro na yanin man nam nabaluyan kakuna draft un na transition commission na niaba bola niya a draft na nakarusa Congress, nakarusa House, nakarusa Senate, then so joint committee, so conference committee na Senate do Congress na inilay kong balingan sa niaba during the campaign do niaba sa buna-buna rin ngayon si Marcos sa kinontranin sa BOL. Kaginapya sa kami kanira Dato Abul Khair Alonto timpo no sa kanini San sa Mindanao Development Authority na sinmurat kami sa Federal Constitution na Bangsamoro na yakapagkailisar kami na pagkuntra nami sa BOL, sa Bangsamoro Organic Law. Ito na pagpagabay na misam ito kaginanambay self-determination na ngingkapan kaginanalabiti substitute bill Senator Marcos isa ako sa na-invite the Sultanate of Sulu, the Sultanate of Maguindanao, the Sultanate group undus indigenous people na mirimu kami sa Senate hearing sa mito taman sa na adun panso nalabit so mga sultan sa Sulu na su kesa Saba claim ano may mento pamundutan ko bumbe namba issue niya man na issues niya sa guna ba niya sa gugunay ba niya current issues na nili ko sa substitute bill Marcos kanuntuba na adun so siya kano ancestral domain anate ruba niya ba mani atay na negotiation tano na nito ba taluan to ma kajisibaya so power a national government apia di kena federal asara so national government ngi powering ka power sharing na ngin manam i powers ang makasiya kano Bangsamoro diga state where a Bangsamoro autonomous government or whatever name pagana Bangsamoro entity na reserve powers siya sa national and dun exclusive or devolved powers siya sa kano Bangsamoro government na adun ikatlo ruba silan maka grupo sa concurrent powers ito nagkapagatuang makamano man sa pagkan na pagatuang so national government do so Bangsamoro government na niya ba ginantalan ko sa maya kang gunugelay ba so katamanan tanundo doutan nananggudem niya ba a bill niya ba ni Marcos didin kamaya so didin na didin o yan na yun ka na kubun pagkikinagyarwakin si Ghazali sa malingan ka sa Malaysia kano ka negotiate tiko didin adin explanation ni ninan no niya ba siya sa Senate na kagina si Subiri Mambo basta pangkakasanin din si Ghazali na nanwe na tamana na bolanan ugaid na nawa into ba nakajibaya din ng tuso. Nginir kita no kawagi ba power siya sa barm. Nungini kawagi ba power maya kagina federal. Ugaid na siya kanuka ni Drafi Marcos substitute billin. Na niya substitute billin na inilay ka unta yung mga sponsorin na kagina madakla committee na rumbun si Drilon. Rubun si sumanga si Cayetano rubun na may adin kanira na separate bill rubun si Soto na speaker ano bibiyak pa si senator defensor subabayan to na
co-sponsor sa kaning kanong substitute bill ni Marcos. Kung kita darin may lepip ya, nayapan tamuin to, ito mo ba, kagina provisions man nan mga section, paragraph, doon saan ay nisurat na pagkatsisimbol. Kung kita ya, din katanwang ko, analinyang ko, darin magsurot siya sa kanira subiria na version inuposi drilon kaganyan to ba opposition siron na so principle la asymmetric relation na dama talangad yanin na baluyan na namba IGR buwanan intergovernmental relation adun bunin yan sa federal adun bunin yan siya sa presidential system ugid na nasasangan din mong na antip so nginamba na baluya agenda sa intergovernmental relation. Di kanayinan asymmetric relation. Di kanayinan nakanggesur kita nun. Kagina apya 1987 constitution na nambay argument ko na built-in nakasalusurun din, nakasartarun din inamba article 10 nan sa i number principle la asymmetry. Isalakaw din i gobyerno na pada mga region na salakaw din i kapang gobyerno na siya ba sa rakitan nyo niya sa Bangsa Moro region. Ya, taman sa mana na kwa tanong, na pagasir tanong kanuntuwa na natalangin di Bangsa Moro government. Okay, so isang to pa diyan, pitaro ko edad turanan ni na committee pagumbalon sa kalabi ni su DILG Ministry of Local Government i namba teritorya nan anaka napantiari isa nakwa mga munisipyo isa barangay adaba si munisipyo uge da barangay siya din tinmampil sa baguan niya teritory na barm niya ampuno ya ko kapitin antal sa niya na kagina ka-amend Manilo. Apia constitution na nana. Isabi nan agenda damaturan siya sa BTC, sa Bangsa Moro Transition Commission. Kanugunin, kagina nandun, na atur din sa man na mapakay upama susunsil isa tuntot na matuntot ano kagina kinan negotiation nami. Ampun, excuse lang. Siya sa Malaysia na naadambe niya ang mga principle nito na kasurat. Uy, kaginan ng gagayasan ni BOL anan. Na niya ba'y pag-asasan sa kani President Bongbong Marcos na maka-adu tanubin niya ba? Amin kapat. Uy, kaginan po, turanan na kapagkasingit, kapag-monopolize sa power, kapumunopolize sa abon sudirun pagamong namba kortanan na agir din sa fulus fulus i kele din maripurok din ni kele kwarta din kung kwarta i kele na nalipatanan so ngimba ipinjihadan tano na duonin si salamat a founder niya ba duonin sa mga nasabir inipatay niran iniaba right to this self-determination ito. Makapangindakita no, makapanandita no sa niaba pagkamala niya sa barm, sa guna, sa dinirang gaturan, suntuba agenda, kantuba iti ito agenda tano. Di ka na ka pa magagawa sa budget, hangin pa na niya, black grants. Niya, adun principle, kagina church man na nanginggat sa principled cooperation. O kung magsakay diyan si Chairman Murad sa principled cooperation, kagina maya principled party system. Nada maka-principled party, makapasi UBJP, kagina proxy politics inanggulanin. Yani man na mga bidak inipangadu. Manta pala, okay, dahil di kena siya asamat. Na niya,
mga principle liyo sa asymmetric relation. Parity of steam. Saya kailin na totality. So, upama ka, timun sulang no tao, ndo sa Pilipinas, gubirnunin, na yan nilang kailin sir kita no, na magigsanta no, na karapangta no, na ambay padaruna. Niya, nanada na mibun siya sa kainimbuno siya sa Ireland. Ireland is Irish Republican Army. Taman sa guno sa Irish Republican Army na hindi pa nabungkag. Pero yung Sinn Féin party nila umuobra ming gobyerno din. Well, to when ang nanggulan yun, na yan ni rin pinggulan, na agenda ni rin, na negotiated and settled agreement. Niya, di kapangetok. Adumbun, okay, dan nambay tanda nin, da mapasa di electoral code, da mapasa di ngin-ngin na code, na talagkudan. Didn makabawal i adin sa wapi na pay dugate ka 3 years, no? 3 years sa malindo ka pagumbal sa namba structure governance sa parliamentary system. So, subsidiarity principle, solidarity principle niya sa substitute Billy Marcos niya. Inaksepin. Matuntul tanuin yan. Masundot natin yan. Then yung proportional representation, doon din yan sa party list system ko. Babagun yan na na-interview ako ni Ed Lingaw diyan sa TV and also this YouTube. So, maaring balikan natin yan, makikita ninyo yan. So, the Black Grant, kasi yung Black Grant original man doon sa inado namin din sa Cory Constitution pag ganay. And then, nate din siya sa ARM. Then, sa guna ni Adam nam sa BARM. Na, so, formula ruba sa grant nito na natalangad na nan na ya masla issue man sa na nan internal revenue allotment a local government. Kadi mambo isugot ang mga munisipyo niya, ndo mga probinsya niya, isukaniran. Nogata din, tanitiasa din, san sa kawagibiran sa budget, lalo na yung Mandanas view. Adin Mandanas case sa Supreme Court na komana ni internal revenue allotment ira na mga local government magijambui provincial government, city government, ndo municipal government na samba mele sa baguanan ruling sa Supreme Court Mandanas rule maya budget expansion na nadigaduran pa na barmi pagilin, tax. Adin saan mga taxation power? Niya, katawan ko gini, niya, ginasaki sinumurat saan. Di no makapawal danu kokiti niya. Inisurat tanu na niya taxing power na nakanggay. Apiya siya sa bola niya. Na di no banuntul. Ya banuntul na niya mga corporation na niya siya sa BARM na nakuanta nui mga revenue sa hindi kagina di pag-istadyan na kagkontrano po nui mga corporation mo naman na siya sa BARM nasama na si Jokno na bago secretary pag-anay po nina na budget management so congressman ako na undersecretary sa kanina na saguna na saan sa finance yaman po nung pinturanan kun na nakoma din sa pulong gudwa trillion 12.6 sa pulong gudwa trillion 6 kamilyon iutang ang gobyerno na Pilipinas sa maya niya na ando din kuha ni ibaya dun sa mito sudapan ng bata na rin din utangin upang ba timuntanuin na
utang nga gobyerno na turana ni ran mambo i kapag increase sa tax kanong mga kawasa. Ugaid, Maya, na may kasi ata no sa rekita no niya barm, tax imbitiran, na mas madakal itaxin na mas kailan ni mga investoranan. Di maka magnet, di maka matubarawan, maka attract sa investors ka maka sugaw, maka kasugawan so mga investor amika tak ndaw karamika isa sa provision na tax shelter, tax haven to tax siya amika siya ka mapatindig sa negosyo or investment siya sa barb na kakurangan sa tax isa dat libre sa tax muna sa gagaluna startup business kapag bun ka sa business ka. Then kaginadi ko gen malabiti tax anang kaginadi gen kasabutan. Okay na mayaman ni. Nan man paganay na tape mbuis. Susultan na ito Magindanao. Susultan na ito sulu if mbuis. Na napukasan. Ito ba man ni Kataruni Ustad, salamat. Nakaisa sa kanina mi napa-interview sa radio. Napitarunin mamu, sa kano man tigin mga dato, mga dato, tupo na mga dato, mas dato po sa kanin, i napulawanan, ndo napukasan, naagawan sa kamal ndo power na tembutigin kapunjihada niya na nasisita na makaamong kanuri sa kolwano so kapunjihad. O gada, dito nun makangjihad visabilila sa pumbunwa pan sa pagimatayan pan, samba mate, kagina masikan na madakal din di munot. Di munot mabu, kagina kailin niyan, susanguro, kapadaro na jihad. Adi pakatito. So, mailay na mga ulamainan. Hapag gusto, mufti, na mailin ininan. So, daro lifta, na mailin ininan. Problema tanong. Sanguran tanong. Di, siya, patulungan ko na inisurat ko sa kawagib tanong. Kay Adila, to do justice to every man. Ha? To be tutulong ko ito, i-Japan in it, do justice to every man. Matuntul so adil. Sorry, ampun. Ha? Kasi mag-isa ako. Ang maipatayo din ay yung tinatawag na proportional representation. Kasi meron din party list dyan sa ball. Ito, ibang araw na lang natin ito pag-usapan. Kasi kahit dito sa national, may mga issues, questions about party list system. Doon ka nakaila sa yan number 2 ba siya ito? Na mga pakukuda sa motorcycle. Yan ba yan? Ipagin siya sa akin. Yan ba yan yung sektor na nabulyaso kasi na hijack yung party list system na dapat yan yung proportional representation then yung tinatawag na ma within the party, ma-broaden yung party, maalis yung personality system natin na election or electoral process, mapunta sa issue. Anong panindigan ng isang partido? No? Ano yung pinagmamalaki ni push? Samba na, oh. Samba ma-ugaling padarunan na na jihad asgar, ndo jihad ipananto na mapakay kaya na ipupush ipusungud i issue na talangid kakwata no kanurkita no kawagib katuntut kanurkita no makamana-mana siya sa kandisisyon
na number is self-determination. Sa kita naman mismo i makatanding kanur kita nung kapung gobyerno. So, ilenta no i kangulula na barman niya ipamagatudatud samaya sa bagua administration dapat matalangad inteni sekretary isa appointment makatendu may number i koluan sa policy ni Marcos sa peace process do sa urakin no nakailay na nakaugaling din sa gunaman sa number period of rehabilitation kenabo well unity na reconciliation kapa kapagaya maka manas panggiamo nga na tubo maka pagatuda then rehabilitation kadata no pamun maka pamuli sa panuno madakli damage siya sir kita no makapatindig so supaganay at upama di masot and then nan bedaro na so mga human rights na na pagkulekan na sakita naman ni mas naudaran ka massacre pirati man na massacre okay da matuntuloy nan sa ndo i majangurin ameka nambu ba ang guling sambu ba matalangad na di tanubun makaisag so pangilin siya sa namba putarunan ng transitional justice. Kagina transition government i barmanan. Ma silip natin dyan sa pamamagitan even ng constitutional reform. Yan eh, pagunako din suraki panukala maya tiga Tagalog or mga parang proposal. Malapit na ba? Asli, nakalampas tayo ng time. Asli, no? So, hindi na bali mga 2 minutes. Kasi, binibigyan ko naman kayo, audience namin, yung nakikinig, Surkano, pagkakikinig, may pag-asa. Meron tayong new game changer na mga factor. Na sukusukura ko sa pagkikinig ka, no? Sukusukura ko sa magpasalamat ako Asli sa audience natin so ipaabot natin din yung salam natin ito po ang inyong host si Attorney Michael Mastura The Way We See It sa DXMM 107.3 Magnet FM thank you very much see you next Saturday. So yun, it's already 10:33 in the morning at abangan po ang The Way We See It ulit ano, next Saturday or kung wala man sa next Saturday by June 11. Inshallah. So ayun, maraming salamat po sa mga nakinig at nanood sa programang The Way We See It. Once again, good morning po and abangan ang susunod na programa mamaya alas 11 po ng umaga ang Campus Hour ni Ma'am Aziza. So stay tuned only here at 107.3 Magnet FM. Each day, every day, current events and issues concern you. You may see them in many ways, but this is the way we see it. Every Saturday from 9 to 10:30 in the morning with Attorney Dato Michael O. Mastura. We'll be talking about only here on 107.3 MHz Magnet FM. The way we see it.